up mga tropa, good morning sa inyong lahat. So for today's video, tuturuan ko kayong paano makuha yung sahod nyo sa Western Union. So yun nga, no, sabi ko nga, tuturuan ko ngayon paano ako yung YouTube swelto niya sa Western Union. Dahil since umabot na yung December 21, so makikita, alam naman natin na December 21 yung pinaka day ng kuhaan ng sahod natin. So ayun, unang-una sa lahat, yun nga, every 21st of the month, lagi nagbibigay ng Google Receipt si Google AdSense na makikita natin sa payment tab sa Google AdSense na website. So yun, bago pala maipon dun yun, so every 10th or 11th of the month is dun na lalagay yung mga naipon mong earnings sa YouTube Studio or kung saan makayo nag-check. Yun, dun pa lang siya nagre-reflect sa 10th or 11th day of the month. So pag naipon mo yung $100 threshold, dun pa lang ka pwede mag-withdraw ng iyong YouTube sweldo. So yun nga, so pag nag 21st day of the month na, yun na, bibigyan ka na po nila ng Google Receipt such as this, lalagay ko dito. Yan yung Google Receipt. So unang lumalabas dyan is issued pa lang, pending. Tapos maghintay ka na ng about an hour or a day, then lilitaw na yung Google Receipt mo. So sa Google Receipt, ito siya guys, papakita ko sa inyo. Pindrin ko siya kasi nag-Western Union ako ngayon and last time nag-bank transfer ako. And kung kayo, and kung sa inyo hindi na available yung Western Union, lalagay ko dito yung tag no, paano makuha yung YouTube sweldo mo using using bank transfer. So nandyan siya guys, para hindi na kayo mahirapan. Or lalagay ko rin siya sa pinakadulo kung gusto nyo may malaman dito sa video na to. So yun siya guys, yung Google Receipt. Pero ilalagay ko rin naman to dyan, ipo-flash ko para mas malinaw nyong makita. So ayan po yung example ng Google Receipt. Pindrin ko siya guys kasi first time ko kumuha ng sahod sa Western Union and wala pa akong idea kung paano nga ba ito makuha. So ayun, ang pinaka-important thing lang dito sa Google Receipt, and pwede nyo rin pala na hindi na ito i-print pag pupunta kayo Western Union. So yun, ang pinaka-kailangan nyo lang dito is yung Western Union MTCN or yung number na nakalagay dito. Ayan, matatagpuan nyo siya dito guys. Tapos lalagay nyo din dun yung lugar kung sino yung lugar or yung country ng sender, which is yung Singapore. Ayan, nakalagay naman dyan, malinaw na Singapore guys. Tapos ayun lang, napakadali lang. And then yung amount na makukuha mo, which is yung ayan nga, $104.18. So ayun, so after nun, bibigyan ka nung pagpapasok ka kasi sa Western Union, bibigyan ka nila nung maliit na parang identification kung ano yung kukunin mo, kung kanino galing, kung sino yung receiver, which is ako. Yung lalagay mo lang, lalagay ko rin din dito yung itsura niya, yan. Name, yung address mo pinalagay din sa akin, tapos yung signature syempre. And then dala ka ng isang ID. Kung student ka, pwedeng school ID guys. And kung working ka, kahit anong ID, as long as it is valid, yun. So after mo nun, ma-fillapan, yun nga, may papapirmahan sa'yo, may tatlong beses na pirma, na parang receipt nila dun. So yun, pagkatas mo mapirmahan yun, bibigyan ka nila nito. Ito na yung pinaka-official receipt mo na nakuha mo na yung sahod mo. So ayun nga pala guys, bigyan ko lang kayo ng preview about sa kaltas nila doon. Mas maganda sa Western Union guys kasi mas mababa yung kaltas rather than doon sa bank transfer. Yun nga, lalagay ko ulit dito yung tag ng last time kong video. Doon kasi sa bank transfer ko noon guys, nabawasan ako ng about $10, which is masyadong masakit. Yun, $10, mga 500 pesos yung nabawas sa akin as a bank transaction fee, which is medyo masakit nga.
And dito sa Western Union, guys, ang nabawas lang sa akin is yung $0.31 or equivalent to 14 pesos yung hinawa sa akin. Which is good kasi mababa lang yung binawa sa akin. Ayun, no? From 104, eto, pakita ko para maging transparent sa inyo. From 104.18, naging 103.87 siya. So, $0.31 lang yung parang transaction fee nila, which is good. Pero kung ayaw nyo makaltasan kahit pisong duleng, yun, mas maganda na kunin nyo is by dollar rate. Hindi ka kukuha ng in peso. Kasi pwede mo naman ipa-convert sa kanila yun. Since ano naman sila money remittance, diba? So yun, yung rate ng dollar nun is 47.85, which is medyo mababa dahil alam naman natin na kapag US dollar rate medyo mataas, yun, nag-50 siya dati. Ngayon medyo mababa yung time na kumuha ko ng sahod. Pero ayun, okay lang kasi sobrang dali naman kumuha sa Western Union. Onting requirements lang, G na G ka na. So yun lang mga katropa, pag may katanungan kayo, don't hesitate to comment down below para hindi kayo mahirapan sa pag-claim ng inyong sahod sa YouTube. So yun lang, maraming salamat for watching for today's video. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell and share this video. And comment down below kung meron pa kayong mga katanungan. So yun lang, maraming salamat. Paalam, ayun pala si Kuya. Bye-bye!